guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa din sa request nyo. Ito yung nag-request, yung mga pagkain para sa successful implantation. Para ma-implant ng mabuti yung nabuong zygote o kaya na-fertilize na egg natin sa matres natin. Unang-una guys, ito yung implantation wonder fruit. Ito yung pinya, pineapple guys. Ang pinya kasi guys, rich siya na antioxidant at contain siya ng enzymes called bromelain. Ito ay powerful anti-inflammation. Para, ito yung panlinis na matres para magandang kapitan nga ng na-fertilize na egg, yung nabuo na baby. Magandang kapitan yung matres natin pag clean siya. At dapat yung super rich ng bromelain talaga na part ng pinya guys ay yung core niya, yung nasa gitna, yung matigas. Sa Pinas kasi tinatapon yun eh, pero dito kinakain talaga nila kasi yun yung mas madaming bromelain, yung core niya, yung nasa gitna. Okay, number 2, Brazil nuts. Ito ay mataas na source ng selenium. Ang selenium ay nakakatulong sa pagpapakapal ng matres natin at anti-coagulant siya, meaning maganda sa blood flow natin. Nakakatulong siya sa blood flow natin sa mga gynae part natin. Kasi guys, mas okay din talaga pag makapal yung matres natin at healthy na pagkakapal ha. Kasi yung sa previous videos ko, napag-usapan natin yung pagkakapal ng matres, pero yung pangit na pagkakapal kasi sa hormonal imbalance. So, itong selenium, papakapalin niya yung matres natin para at least magandang kapitan ng nabuong baby. And then number 3, pomegranate. Kahit 1 cup ng juice niya daily ang pag-inom, ito ay anti-inflammatory at good din sa pag-increase ng blood flow natin sa mga gynae part natin, sa matres natin at sa ovary natin. So parang nag-combine yung pinya at Brazil nuts nito. Kasi ayun, anti-inflammatory at nakakatulong siya sa pag-increase ng blood flow natin. Next, yung raspberry leaf. Minsan may mga tea din ito na nabibili sa groceries at nakakatulong ito na pang-cleanse din ng matres natin. It helps to promote healthy menstruation also. Meron din tayong mga herbals. Ito ay ginagamit nila noon-noon pa, traditionally known to aid miscarriage para maiwasan natin yung pagkukunan natin. Kasi i-relax niya yung matres natin at ovaries natin at it prevents irritation din. And then black hole. Ito rin ay ayun, nakakapag-relax ng matres. Ito ay anti-spasmodic, so meaning anti-spasm. Nakakapag-relax ng matres, may iwasan natin ang bleeding, ayun nga yung pagkukunan natin. And it strengthens cervix. Halimbawa, kung pangit yung muscles ng cervix natin. Kasi ang cervix natin, once na nabuntis tayo, dapat magkuklose na yan. So, it strengthens cervical muscles. And then last one, partridge berry. It supports uterine tissues, yung lining ng matres natin, yung mga tissues doon. At it balances hormones also at it prevents blood clot. Para maganda nga rin yung blood flow, maiiwasan natin yung blood clot sa matres natin at sa ovary natin. And then, blood clot na rin during early pregnancy. Maiiwasan natin yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. At sana mag-request pa rin kayo ng mga gusto nyong gawan ko ng video. At titignan natin kung magawa natin. Please subscribe and click the bell button para ma-update po kayo sa mga next videos ko. Bye-bye and God bless!